Mahalaga ang araw na ito. Kailangang paghandaan. Ang iba sa kanila ay nanggaling pa sa malayong lugar para dumalo sa isang bihira at espesyal na pagtitipon. Hindi pinalampas ni Nanuelito, Rica at Rolly ang isang fundraising event ng mga estudyante ng UP Manila kung saan ang may ibibentang Valentine ornaments ay idodonate rin mismo sa kanilang mga matatanda. Bihira na kasi silang magsama-sama ng katulad nito mula nang magkawatak-watak sila halos 3 taon na ang nakararaan. Sila ang Golden Gays ng Pasay City. Noelito ang tunay niyang pangalan, pero kung minsan, Helen, kung tawagin ang kanyang mga kaibigan dahil kahawig daw niya ang artistang si Helen Gamboa. Sa isang barong-barong naninirahan ngayon sa Noelito, isang pamilya ang nagmagandang loob na kumupkop sa kanya. Kailan ka napadpad sa Maynila? 1965. Bakit ka napadpad dito? Kasi yung kwang ko, magulang ko, mama ko, yung namatay. Tapos yung mga kapatid ko, ginaaway-away ko. Pinapaaral nila ako. Nag-aaral ko, pero minsan layo pinapalo. Ganun. Yung sasakyan nila ako, umalis ako, lumayas ako. Naging problema ba yung pagiging bading mo dun sa mga kapatid mo? Oo, yun. Ayun, nagkatangkap. Ano yan? Dinubugbog ka? Lalo yung mga bayaw ko. Ang pananakit di umano kay Noelito ang nagtulak sa kanya para sumakay ng barko patungo Maynila at dito makipagsapalaran. Ang Luneta Park ang itinuring niya noong tahanan. Kano katagal ka dun sa Luneta? Kwan ako mga 5 months ako bago nakapunta-punta, ikot-ikot lang ako. Nagtulong na naging ako. Sa Rosa Boulevard? Naging ako tulong na tinda-tinda lobo. Pangangalakal ang isa sa mga diskarte noon ni Noelito para mabuhay. Gumanda ang buhay niya nang makupkup siya ng politikong si JJ o Husto Husto. Isang pro-gay activist si JJ na nagtatag ng Home for the Golden Gays sa Pasay City noong dekada 80. Nagsilbing tahanan ito para sa mga baklang itinakwil ng sariling pamilya, naging palaboy at walang materhan. Ngunit nang pumanaw si JJ noong taong 2012, nawala ng tahanan ang mga Golden Gays. Kaya baliklansangan ngayon si Noelito para muling mangalakal. Tulong niya raw ito sa pamilyang kumukupkup sa kanya. Naawa po kasi ako sa kanya dahil nangangalakal. Sabi ko sa kanya, Kuya, huwag ka nang magbayad ng bahay. Magsama-sama na lang tayo rito. Bakit ka naawa? Anong nakita mo sa kanya? Kasi po, yung nakikita ko po kasi siya kung paano magbit-bit ng mga kalakal sa katawan niya. Tapos yung ganun na din po dito sa bahay namin, nahirapan din ako. Sabi ko magtulungan na lang po kaming dalawa. Dahil sa hirap ng buhay, halos ipagtabuyan ang araw ni Yoli si Noelito na bumalik na lang sa Mindanao. Ngunit iisa lamang daw ang sagot lagi ng matanda. Dito na lang daw po siya. Bakit daw? Kasi ano daw po, yung dito niya raw po kasi nakita sa amin yung ano, yung pagmamahal namin, yung kung paano daw po namin siya suportahan. Kasi kinaitan nga daw po siya ng ano, mga kamag-anak niya. Sa gabi naman, rumarampa si Noelito sa harap ng CCP para magtinda ng Yosi. Kasama niya si Yoli na naglalako naman ng mga sampagita. Bali po, ang pagtitinda po namin nito, tuwing gabi po nagtitinda po kami nito. Kasi kung hindi po kami magtitinda ng bulaklak, wala po kami makukuha ng mga araw-araw po na budget po namin. Kanong inuwi niyo araw-araw? Bali na iuwi po namin, malinaw po na 200. 200 araw-araw? Opo. Kasi minsan po kasi natitirahan po kami.
Kung naubos po, bali 330 piraso. Pag hindi po naubos, minsan 200, minsan 150. Malaking bagay na rin daw ang 150 pesos na kinikita ni na Noelito sa pagbebenta ng sigarilyo kada gabi. Ito, binibili ko po. Ang kinakalakal ko, pag nangalakal benta ko, ginagawa ko po na ng UC. Sa isang taon, kumikita rin ako ng 50. Ganito sila gabi-gabi nagpupuyat para tulungan ang isa't isa. Hindi nga rin maisip ni Yoli kung ano ang gagawin sakaling mawala sa buhay niya si Noelito. Parang hindi ko natanggal. Bakit? Kasi po wala na po yung gagabay siya na wala na pong aalalay sa akin. Kadalasan umaabot sila ng alas 3 ng madaling araw sa pagtitinda. Sa maghapong pagbabanat ng buto sa lansangan, ngayon pa lamang makapagpapahinga si Noelito. Sa maliit na espasyong ito, nakatabi ang kaunting bagay na pag-aari niya. Wala naman kayo masyadong mga litrato. Wala po. Yung mga sentimental na gamit. Sentimental value? Oo. Wala po. Wala kayo na itabi? Kasi nasa kwan man. Hindi mapamailim na pa-picture-picture. Bago matulog, ipagdarasal ni Noelito na magbunga ang kanyang mga sakripisyo na sana'y matikman na niya balang araw ang kahunting kaginhawaan. Gusto ko mapangarap ko na makaroon ko ng negosyo. Matuloy yung magtinda ng mga negosyo ko. Sa oras ng pag-iisa, tumatabi sa kanya ang bunsong anak ni Yoli dahil sa dibdib raw nito, napapanatag ang kalooban ng bata. Ngunit minsan, hindi maiwasang sumasagi sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang totoong pamilya. Nasaan na kaya sila? Sa kwento ng buhay ni Noelito ang naging kapalaran ni Federico na mas kilala sa pangalang Rica. Dati rin siyang residente ng Home for the Golden Gays. Taong 1949 nang lisanin ni Rica ang kanyang pamilya sa Zamboanga City. First year high school, sumulat ang nanay ko. Ang dahilan, kasi nakikita niya bakla ako. Ang nanay ko ayaw na ayaw ng bakla sa pamilya. Sulatan niya yung mga anak niya rito, kapatid ko. Nandito ako pag-aralan. Dinala ka dito kasi nahalata niya? Oo, ayaw na ayaw niya. Tapos nung nandito na ako, nag-aral ako sa Arellano. Second year, mahihayin pa ako. Third year, mahihayin pa ako. Nung nasa fourth year na ako, marunong na ako talaga ng Tagalog. So nagkaroon ako ng maraming kaibigan doon. Dito, sa fourth year na yun, nailabas ko na ang tunay ko. Hindi rin matanggap ng kanyang pamilya ang kanyang pagiging bakla. Sa bangketa. Bangketa, sidewalk, ilalim ng puno ng mga puno sa cultural center, sa taas ng cultural center, doon sa PICC, film center, folk art center. At mahirap din talaga ang buhay. Oo, mahirap, pero kailangan tanggapin ko kasi. Although, minsan nga naisip ko, sabi ko nga, kasalanan ko. Pero kailangan tanggapin ko kasi hindi ko ilabas kung ano ko ta ako no talaga. Yung nananaig sa akin eh. Ilang taon ding tiniis ni Rica ang magpalaboy-laboy sa kahabaan ng Ross Boulevard hanggang sa matira siya sa Home for the Golden Gays. At katulad rin ng naging kapalaran ni Noelito, nagbalik lansangan si Rica nang magsara ang pintuan nang itinuturing na tahanan sa loob ng 3 dekada. Dito siya nakita ng kapitan ng barangay pagkaraan ng 3 buwan.
Hindi ito natiis ng kapitan ng barangay, kaya inilok si Rica na magwalis-walis na lamang sa paligid ng barangay para magkaroon ito ng kaunting kita. Nagkasya na si Rica sa lona at pinagtagpi-tagping piraso ng kahoy bilang bubong. Di bali na daw kung tumutulo man ito sa tuwing umuulan, dahil di hamak na mas komportable ito kaysa bangketa. At ang mas mahalaga naman daw, aniya, ay kapiling pa rin niya ang mga alaalang baon mula nung magkakasama pa sila ni na JJ sa Home for the Golden Gays. Ito yung nasa Antaroca Resort. Miss Precious, ano pa? Okay. Oh, ano pa? Ayan, marami. Best in moto pa, oh. Binibining. Lagi ko hinahawakan yung gold, Miss Golden Gay. Ano pa yan? HG. Ayan, marami yan. Meron pa dito yung Miss Mua-mua sa ganda. Maliban sa pangangailangan pisikal, gaya ng pagkain, tirahan at damit, madalas din daw ang mga sosyala nung panahon ni JJ para naman sumaya sila gaya ng mga beauty pageant. Ikaw ba to? Of course! Itong... Yes! Thank you. So taon-taon ba ito nagaganap? Yes! Talagang pinaghahandaan niyo. Ito yung dito rin sa pansamantalang tinitirhan ni Rica, nagpupulong-pulong at nakikita-kita kuminsan ang mga Golden Gays. Hindi naging madali ang biglang pagpano ng kanilang itinuturing na leader, kaibigan, kapatid at ina. Nakita niya ako, naglalakad din siya, may kasama siyang dalawang alalay. Sabi niya, "Uy bakla, saan ka nakatira?" Sabi ko, "Wala, wala naman akong bahay." Sabi ko, "Saan-saan?" Sabi niya, "O, alika, sumama ka sa akin." Sabi niya, "Sumama ka sa bahay ko." Sabi niya, "Sa bahay natin." Sabi ko, "Bakit? May bahay ba tayo?" Sabi niya, "Meron, halika, sumama ka." Sama ko, yun na, sinama niya ako dyan sa bahay. Pagdating niya sa bahay, pagpasok ko, nakita ko yung tarpaulin, Home for the Golden Gays. Nakita ko matatanda. Ang daming baklang matatanda rito. Katunayan, may yahambing raw ni Rica ang pagpano ni JJ sa pagkamatay ng sariling ina. Ang kaibahan nga lang daw, hindi sila nagkaayos ng kanyang ina bago ito pumanaw. Hindi ako nagtawad sa kanya. Sinabi ko, patawarin niya ako kasi ganito talaga ako. Magagawin ko, hindi lang ako ganito. Sabi ko sa kanya, patawarin mo. Yan. Isa rin sa dating residente ng Home for the Golden Gays, si Tata Rolly. Dito na siya ngayon sa isang pwesto sa pamilihang bahay ng Bustos, Bulacan, dinala ng tadhana. Nangungupahan siya rito ng halagang 800 piso kada buwan. Pero ang nagpapahirap ng husto sa kanyang kalagayan ay ang lubos na panlalabo ng kanyang paningin, sanhi ng glaucoma. Tubong Negros Occidental si Tata Rolly at makulay ang kanyang kwento kung paano siya napadpad ng Maynila. Pinanganak ako, hindi ako
ano ng magulang ko, binagbili ko sa isang Tagalog. Yung pamilya nga ako ng De Leon na taga rito. So magmula ko noon hanggang ano, baka dito na ako lumaki sa Luzon. Laki-sakay naman ako ng walang trabaho, walang ibang maaasahan kundi ang ilang may magandang loob na tumulong sa kanya. Mapala din si Tata Rolly dahil nauunawaan ng lokal na pamahalaan ng Bustos ang kanyang sitwasyon. Okay, eto ha. As usual, ang inom natin, lima. Kasi ang timbang mo, inayon natin lima. Sabay-sabay, ha? Kaya naman regular siyang nabibiyayaan ng libreng gamot para sa kanyang mga karamdaman. Basta lima. Nag-iisa lamang si Tata Rolly sa maliit na espasyong ito, kaya naman minamadali ng lokal na pamahalaan ng Bustos na maipasok siya sa isang institusyon sa lalong madaling panahon. Binarrange na lang po namin dito sa palengke since hawak naman ito ng pamahalang bayan. For the meantime, dito po muna siya since hinahanapan namin siya ng institusyon. Hiling daw nila na magkaroon ng institusyon ang mga bakla na maaring magkanlong sa kanila sa oras ng kanilang katandaan. Tulad ng ginawa sa kanila ng Home for the Golden Gays noon. Talagang pinaka-main objective niya talaga, mabigyan ng pabahay at saka kalinga yung mga matatandang bading na napabayaan na ng mga kamag-anak nila. Ang mayroon lamang daw ngayon ay mga lugar na para sa matatanda pero hindi nakatuon sa mismong bakla o tomboy. Ito yung Expanded Senior Citizens Act of 2003 o ang Republic Act 9257. Sa ilalim nito, binibigyan ng pribilehiyo at ayuda ang senior citizens bilang pagbibigay na rin ng importansya at pagpapahalaga sa kanila. Pero sa karanasan umano ng Golden Gays, tila ba mailap ang pagkalinga sa mga gaya nila? Ang lagi nila kasing sinasabi, ang DSWD may budget para sa mga matatandang lalaki, para sa mga matatandang babae. Pero pagdating sa mga bading, mapatomboy man o mapabakla, wala silang maibigay na malinaw na pamantayan. Kaya kami laging naiiwanan sa ere. Ayon sa DSWD, bukas naman daw sa anumang kasarian ng kanilang institusyon. Sa katunayan, isinusulong ang Comprehensive Anti-Discrimination Bill na para sa karapatan ng LGBT, may mga kapansanan, at iba pang napapabilang sa ibang relihiyon. Ang Home for the Golden Gays daw ang nagbigay ng pag-asa at inspirasyon para sa kanilang mga tumatandang bakla. Ngunit wala na ang tahanan na itinatag ni Husto Husto. May mga kaanak na malalapitan sana si Tata Rolly, subalit ayaw niyang humingi pa ng tulong sa mga ito. Gusto ko makatayo ko sa sarili kong paa. Kaya kung makita sa bando, kung makikita niya ako, sila nang bahala. Sinusubukan po ng eyewitness team na hanapin ang mga kaanak ni Rica na mahigit 4 na dekada na niyang hindi nakikita. Pilit kaming humanap ng mga kakilala ng pamilya ni Rica sa Pasonangka, Zamboanga City gamit ang internet.
Ito marahil ang magandang regalong maibibigay namin sa kanya sa araw ng mga puso. Matapos naming matunto ng ilang kaanak ni Rica, sa kauna-unahang pagkakataon, masisilayan na niya ang mga mukha ng mga pamangkin, sina Jessica, Ruby at Jericho, mga anak ng kanyang nakababatang kapatid. Musmus pa marahil noon sina Jessica, Ruby at Jericho nang lisanin ni Rica ang Zamboanga noong taong 1949. Sa unay, hindi pa mamukhaan ni Rica ang mga kaanak. Ngunit nang makilala na niya ang mga ito. Kital mong kamualye. Porke man. Sa pagkakataong ito, tila ba nagbago ang mundo ni Rica? Medyo. Kumaan ang matagal ng kinikimkim sa dibdib. Wala kayong pagkano? Wala kayong sakit? Meron yung konting hika, medyo mahina na. Talagang ganyan talaga kasi. Kay matanda na. Kay tagal hinintay ni Rica ang sandaling ito. Ang makaramdam muli ng pagmamahal. Oy, happy Valentine day todo ha. Alalahanin nyo, may uncle pa kayong buhay. Malay nyo, baka isang araw. Reswertihin ako makakarating ako niyan. Ngunit sa gitna ng madamdaming kumustahan, nananatili pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Gusto ko magtanong, pag ako ba pupunta niya, tatanggapin ninyo ako? Opo, uncle talaga namin kayo. Ba't hindi namin kayo tanggapin? Sana huwag kayong makalimot na meron pa kayo chewin dito. Buhay pa ako. Huwag nyo alisin sa puso ninyo na ako buhay pa ako. Love you too. Hindi pa rin namin natatagpuan ang kapatid ni Noelito. Walang anumang impormasyon kaming makuha kung saan ito matatagpuan. Inilapit namin ang grupo sa LGBT Christian Church sa Quezon City. Mahigit 30 na ang inaampong mga bakla ng samahan ni Reverend CJ Agbayani. Karaniway mga kabataan na lumaya sa bahay ang kanilang kinukupkup at tinutulungang tumayo sa sariling paa. Kaya itong lugar namin, temporary shelter for them. Encourage them to do something pa rin naman para sa kanila. Matagal na raw gustong makita at makausap ni Reverend CJ ang grupo ng Home for the Golden Gaze. Itinuturing niyang hulog ng langit ang pagkikita nilang lahat ngayon. Gusto niya raw kasi sanang tulungan ang mga ito. Isang tao, mas madaling mangarap eh. Madaling makapagtrabaho kapag may bahay. Eh kapag walang bahay, hindi mo alam kung saan ka magsisimula eh. Kaya importante. Kasi kinasalo sa Golden Gaze sa amin, may mga ilang sponsors na rin na lumapit sa amin na nagkaroon ng outreach. Dumating sa punto na in-offer nga kami ng parang livelihood. Ang sabi ko nga, magagawa sana namin yung livelihood programs na yan kung talagang may bahay kami talagang na makakagalaw kami. Sa kasalukuyan, dalawa na lamang ang natira sa mga tumira dito sa LGBT Christian Church. Nagkaroon na raw kasi ng trabaho ang iba. Sa pag-uusap ng grupo, iisa lang ang lumitaw na dahilan ng kanilang naging kapalaran. Unang-una na sa bahay namin, bata pa ako, iba na ang treatment sa akin ng mga magulang ko. Lalo na nung nalaman ng nanay ko na talagang bading nga ako,
kaya ako pinaalis sa bahay. Unang-una siguro dapat turuan ng mga magulang kung paano mahalin ang Diyos at sundin nila ang mga utos ng Diyos. At isa doon, ang mahalin mo ang kapwa mo. Kung ilalagay mo naman sa loob ng tahanan, mahalin mo ang mga anak mo kahit ano pa siya. Sana matanggal yung discrimination sa bahay. Kasi kahit anong batas ang gawin natin, kung hindi naman maaalis yung discrimination sa loob ng bahay, eh walang mangyayari. And I hope the society, yung Philippine society, will accept us the way we are. Hindi kami naman salot sa lipunan. Kami ay kabilang sa lipunan na gusto rin namin maging maganda ang lipunan natin. Wala mang bubong ang Golden Gays na matatawag na sariling kanila. Pero sa pamamagitan ng kalinga ng mga tao sa paligid, nakahanap sila ng tahanan at magmamalasakit sa kanilang grupo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.